back, mga ka-her, for another YouTube video. Siyempre, nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong bike check video dito sa Maddie's Bike Shop. So, ibabike check natin, mga ka-her, itong T-Rich Soldier. So, napakaganda nito, mga ka-her. Sisilipin natin kung sulit ba ang presyo nito sa mga pyesa na nakakabit. Ayan. So, bago ko simulan, mga ka-herb, gusto ko lang magpakilala sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, and unboxing. So, kung hindi ka man nakapag-subscribe, syempre, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating upload video. So, ano pang hinihintay natin, mga ka-herb? Simulan natin ang bike check ng T-Rich Soldier. Ayan, mga ka-herb, ang ating ibabike check, ang T-Rich Soldier. So, sisimulan natin ang bike check. Siyempre, kadalasan, madalas naman talaga, nagsisimula tayo sa kanyang timbang. So, tumitimbang ang mountain bike na ito ng 15 kilograms. Ayan. So, may kabigatan siya, mga ka-herb, kasi built bikes ang ating iba bike check ngayon. And frame niya, mga ka-herb, size niya is medium, 16.5 inches. Ito, yan. Sinukat natin yan. So, medium. Ayan, ang ganda. So, kung titingnan mo, mga ka-herb, oh, para siyang bike ni Batman. All black. Ang gandang tingnan. Di ba? Sabi nga nila, black is beautiful. Okay. And smooth welding dito sa kanyang landang ibabaw. Ang sarap po. Sarap yung mga asin. Internal cabling, isa. Uy, dalawa pala. Dalawa, mga ka-herb. Tapos, isa rito. Yan. So, bali tatlo. So, full internal tayo. So, tatlo pumasok sa down tube. Tingnan natin. So, tatlo rin ang lumabas dito sa bottom tube. Yan. Yan, ang ganda. Uy, smooth welding din dito, mga ka-herb. Pero pagdating dito, kadalasan naman pag aluminum alloy ang ating frame, maraming uod ng pagkaka-welding. Ayan. At syempre, meron tayong water bottle holder dito. At pag bumili kayo dito sa Maddie's Bike Shop, mga ka-herb, may free na water bottle cage at water bottle mismo. O, di ba? Panalo. Yung shape ng ating down tube, hindi siya ganun kataba, mga ka-herb. Ayan, tama lang. Tama lang para sa akin. And syempre dito sa ibabaw, ganun dito ang lapad. Ang lapad ng top tube, then pakitid. Yung mga decals na nakikita nyo, mga ka-herb, itong line, soldier, T-Rich, ayan, lahat yan ay water decals. Meron rin dito mga line maliliit. And dito may nakalagay 29er. So tingnan natin kung may nakalagay sa ilalim, wala. So hindi halos pansin yung decals niya. Ah, meron din pala ditong soldier. Ayan. Ang chain stay niya, mga ka-herb, saka seat stay, may bridge. Ayan, may bridge parehas. Then, tingnan natin. So, may FD siya, kaya merong stopper. Medyo sexy ang ating chain stay na merong film. So, halos lahat ng bike na nabike check ko dito sa Maddie's, may film protector na. And, may freebies pa rin sila, mga ka-herb, na chain protector. O, kita nyo naman. Hindi ka naman mamumblema na magagasgasan or bibili ka pa ng chain protector. So, dito dumaan yung kable ng ating RD. Yon. And, syempre, napapalitan ng ating dropout. Kulay itim din yan. So, ang ganda siguro kung naging itim din yung cogs natin. Ano? Pwede mo itong ipangalan Batman. Ayan, o. Oh, napakilala ko sa inyo, si Batman, ang aking bike. Biglang gano'n, ano? Uy, ang ganda ng bridge dito, mga ka-herb. Parang flat bar lang siya na idinugtong doon. Di ba? And dito tayo sa head tube. Ang head tube niya is tapered. May logo ng T-Rich. Ito yung parang mata ng ahas. Yan. 120 mm ang haba ng ating tapered head tube. Oh, tapered, eh, no? And dito tayo sa suspension fork. Ito ang kauna-una ang suspension fork, mga ka-herb, na maiksi ang kanyang stanchion. So, 85 mm lang ito. Na merong rubber indicator ng sag. 85, mga ka-herb, pa. 85. So, maliit lang talaga siya. Yan ay air fork. May manual lockout. May fine tuning siya, mga ka-herb. May nadidinig akong clicks.
And syempre may air valve cover dito. So dyan nilalagyan ng hangin. Yan. And ito ay alloy. Then alloy, magnesium alloy ang ating suspension fork na mayroong sticker na T-Reach Air Transcend 1 Self. And tingnan natin, steerer tube niya ay is tapered din. Ayan, kita ko mga car po. Yan o, wala siyang adapter na gamit. And yung hubs niya is Solon. Nakita ko na yun eh, nawala. Nawala. Ayan mga car po, Solon. Yan, hindi yan si Solon Husak ha. Sealed bearing, kasi alloy ito mga car. Pero maganda nito, talagang silipin talaga. Pero sa mga naano ko, mga ganito, sealed bearing yan mga car. Quick release, alloy yan, Lodi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes ang ating hubs. 32 pieces na bakal na spokes. Aluminum alloy double wall na rims na may sticker na T-Reach. And syempre, ang gulong natin is Moser. Yan ang ganda. Moser. Promise. Ang size niya is 29 by 2.25. So kung titingnan mo yung ano niya, knobs, laban to sa putik. Tingnan niyo, lalaki o, ang tataba. Tapos ang lalayo. Siguro pang putik tong gulong na to. Ayan. Ganon din sa kabila, Moser. 29 by 2.25. Aluminum alloy double wall na rims. Siyempre, nagawa ng T-Reach. May sticker na T-Reach. 32 pieces na bakal na spokes. 32 holes na Solon aluminum hubs. Quick release yan. Yep. And pa-comment naman mga ka-erp kung talagang sealed bearing ang ating hubs. Okay? Cogs natin, Sunshine SZ. Ito yung may starfish sa likod. So kung titingnan nyo mga ka-erp, ayun o. Oh, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 speed. 11 ang pinakamaliit. Parang 50 pinakamalaki. Hindi ko makita mga ka-erp eh. 50 pinakamalaki nito. 11 to 50. Na merong RD. Uy, ang tigas din ng RD niya mga carp. Sa lahat ng video ginagawa natin kasi, pinapakiramdaman ko yung spring. Matigas oh. RX 12 Smack. So, Smack ang tatak. Ito yung model na RX 12. Oversize yung pulley niya. Hard plastic. Dito, ganun din. Oversize. Hard plastic. Ang ganda ng RD niya mga carp oh. Kahawig ng Dior eh. Oh, promise. Kawig siya. Kadena natin, YBN na silver. Pwede din ting gawing brusa ano to, Bruselas. And ang ganda ng crankset niya mga ka-erp. Napasana ulo ko, promise. Hollowtech, removable chain ring, 170mm na crank arm, made from aluminum alloy. Yung chain ring niya mga ka-erp is 3826. Bakal yung 26 niya mga ka-erp. Itong inner chain ring. Bakal yan. Tapos yung outer, may coated na plastic ito. Ang ganda ng design ng ating chain ring. Panalo. Ang ganda. And ang ating FD ay Smack. Ayan mga ka-erp. 2x ang ating FD. Panalo. Ang ganda. Promise. And ang ating seat clamp ay Moser na 34.9. Silver to made from aluminum alloy. T-Reach na seat post, aluminum alloy din yan na straight, ayan o, ang taba, na double bolt, pero straight lang yan mga car, pero natitilt yan. Ito pa isa sa kinagusto ko sa bike, ang taba ng foam niya mga car, at ang lambot, ang kapal o, sarap o. Yan, syempre may hiwa dito, so singawan ng utot yan, tapos ito, may kanal, dalu yan ang ihi mo doon papunta ron. Yan o, sarap talaga promise o, ang tigas, ay, ano, ang kapal, o. Hey, and syempre dito tayo sa negative stem. May tatak na T-Reach, aluminum alloy pa rin 'yan, 70mm. And dust cap 15mm, 10mm at spacer na 5mm. So dalawang spacer, isang dust cap. Ang taas ng dust cap niya. 'Yan 'no. And ang ating handlebar made from aluminum alloy pa rin 'yan, gawa ng T-Reach. 720mm ang haba. And ang ganda pa rin ng ating grip. Ngayon lang ako nakakita ng grip na to. Hindi ko alam kung anong tawag sa foam na to. Ayan o. Pero pakiramdam ko, foam siya mga curve.
na matigas. And may lock siya, T-Rich, dito, aluminum. Bar and cover plastic. Yan. At ang ating hydraulic brakes ay gawa ni Logan. So, preno to ni Wolverine. Yan. And smack na shifter. So, tingnan natin si shifter niya. Ayan, push and pull. So, para siyang Shimano. Yan, no? Na 12 speed. Wala nga lang siya indicator dito, Monker. Pakiramdaman ang gagawin mo. So, ganun din sa kabila. Shifter niya is smack. Then, hydraulic brakes is Logan. Yun, no? Panalo. And, tingnan natin ang kanyang caliper dito sa may bandang baba. Post mount na Logan. Ganda. Promise. 160 mm na rotor. Ito yung makapal. Hindi ito na huhugot eh. Kailangan mong baklasin yung buong caliper kapag nag-service ka ng brake pad. Yan. And dito sa kabila, ganun pa rin. Post mount na Logan. Ayan. 160 mm na rotor. Pagdating naman sa pedal niya, mga ka-erp, aluminum alloy type, ball bearing to. Ganito yung pedal ko, mga ka-erp, lagpas isang taon na buhay pa rin. Kasi inaalagaan ko sa grasa yung loob niyan. So, alagaan nyo lang yan. Kahit anong bagay naman, basta inalagaan nyo, tatagal sa inyo yan. Pag pinabayaan nyo, iiwang kayo niyan. So, sulyapan uli natin. Palagay ko wala na ako nakalimutan dito. Panalo tong T-Rich Soldier na to, mga ka-erp. So, ayan mga ka-erp, ang ating bike check video ng T-Rich Soldier dito sa Madis Bike Shop na nagkakahalaga ng 16,900 pesos. Ayan. So, bukod dun sa bike na makukuha ninyo, may freebies pa sila rito, napakarami mga ka-erp. Helmet, jersey, water bottle cage, chain guard, and ilaw. So, ikaw na lang ang iniintay. Pwede na mag long ride tong mountain bike na ito. So, ilalagay ko sa description ang kanilang Facebook link, contact number, and Google Map para sa mga gustong mag-avail ng bike nito. Tumatanggap sila ng cash, credit card, GCash, and syempre, home credit. And merong promo ang home credit, zero interest until May 31. So, ano pa iniintay nyo mga ka-erp? Takbo na sa Madis para makakuha ng hulugang mountain bike. So hanggang dito na lang mga ka-erp, road to 13,000 tayo. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!